Question of the day, magbabago ba yung speedometer reading kapag from stock size na gulong, pinalitan mo ng mas malaki or mas maliit na size? Yung speedometer sensor na ADV, dito nakakabit sa may gearbox. Nasa loob siya nitong block na to, tapos nakasuksok siya doon sa loob mismo ng gearbox. Ang basis naman niya ng reading ng speed is yung malaking gear. Calibrated yan sa circumference ng stock tire size natin. Meron din mga motor na nasa harapan niya yung speedometer sensor. Pero itong kay ADV, kay click, kay beat, nasa likod lahat. Ngayon kapag nagpalit tayo ng mas malaki or mas maliit na size ng gulong from stock, nagbabago ngayon yung speedometer reading natin kasi nga calibrated siya sa stock size. Para naman makita natin kung ilang percent yung difference sa speed, punta tayo dito sa tacomaworld.com. Click natin tong mods and tutorials. Tapos click natin yung tire size calculator. Sa current tire size, i-input natin yung stock size na gulong natin. Depende kung aling gulong yung binabasa ng sensor o kung saan nakapwesto yung speedometer sensor. Dahil sa likod to, lagay natin yung stock size ng gulong ni ADV, which is 130 by 70 by 13. Ngayon, for example, naglaki ka ng size ng gulong. Sabihin natin na 140 by 70 by 13. Press natin yung calculate. Ang mapapansin nyo dito, mas malaki yung size ng 140 by 70. Yung diameter, yung overlay, mas kita natin. Yung black yung stock size, tapos yung red na linya, yan yung magiging size nung nilagay natin na in-input. Kung halimbawa, maglaki tayo ng 140 by 70 by 13. Mas mataas siya, mas malaki yung diameter. Ang magiging difference nila sa speedometer reading, ito yung revolutions per mile kilometers, is negative 2.7%. Ibig sabihin nun, sa actual na speed mo, yung reading mo ng speedometer is mababawasan siya ng negative 2.7%. For example, tumatakbo ka ng 104.61 kilometers per hour. Doon sa gulong mo na 140 or yung mas malaki. Ang actual speed mo talaga is 107.47 kilometers per hour. Pero dahil naglaki ka ng size ng gulong, delay na yung reading niya. Kasi nga, sa stock size siya nakakalibrate. So, isipin nyo, yung isang ikot ng gulong, isang rotation. Kung yung stock is, yun na yung 1 kph, isang ikot niyang ganun. Ngayon, dahil nilakihan mo yung size ng gulong mo, dahil mas malaki yung diameter niya, mas matagal bago siya maka isang rotation. Doon palang babasa ngayon ng 1 kph yung speedometer sensor mo. Kaya yung reading ng speedometer mo, delay siya talaga. Kapag naman ang pinalit nyong gulong is mas maliit, sabihin natin na 120 by 70 by 13. So, mas maliit siya dun sa stock. Calculate natin. Sa side-by-side comparison, mapapansin nyo na mas lumit naman yung diameter ng 120 by 70 na gulong. So, overlay, tingnan din natin. Nasa loob na yung highlighted na red, tapos nasa labas naman yung kulay black, which is yung stock size. Mas lumit talaga yung diameter niya. Dito naman sa revolutions per mile niya, kilometers, positive 2.8% naman. Ibig sabihin, yung magiging reading ng speedometer mo, dun sa mas maliit na size ng gulong, plus 2.8% siya compared sa stock size na gulong. For example, sa maliit na gulong, tumatakbo ng 104.61 kilometers per hour. Yung actual speed mo talaga is 101.75 kilometers per hour. Nag-a-advance naman ngayon yung reading ng speedometer sensor mo kasi nga calibrated sa stock size. Dahil nilita mo yung diameter, yung supposedly na 1 ikot na calibrated sa stock size, mas mabilis niya ngayon nare-reach yun kasi mas maliit yung diameter. Kaya nag-a-advance reading naman yung speedometer mo. Yan yung differences kapag ka nagpalit ka ng mga iba-ibang size na gulong. Kaya ako, stock size lang lagi yung pinapalit kong gulong para sa speedometer accuracy. Ito pala yung bagong gulong ko ngayon kay ADV 160. Stock size, 130 by 70 by 13. Beastar. Upod na kasi yung luma kong gulong, kaya nagpalit na ako.